yung future ng laro. Ha, tinan mo, 4 years nilang nilock yung token nila. Tapos meron pang ecosystem fund. Ganon kaganda yung vision ng ating team at ng developers dito sa Planet IX. Nilock nila ng 4 years yung token nila. Okay? Hello guys, what is up? This is me again, Genesis Rivera. Welcome sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang at di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para lagi kang updated at click mo na rin yung notification bell para nanonotify ka sa mga bago nating upload na video. Dahil marami kang matututunan sa mga videos natin at mag-i-enjoy ka ba. And it's free. So yun lang guys, wala nang intro. Alright, let's go. Nandito tayo ngayon guys sa website ng Planet IX. Tingnan nyo naman yung pinagbago, no? Napakaganda ng website natin. Punta lang kayo guys sa www.planetix.com and mapupunta kayo dito sa ating website. Okay? Pwede nyo siyang explore and basahin nyo siya. Okay? So, yan. Nandito na rin yung mga details, no? Ito yung pag-uusapan natin mamaya. Kasi, babasahin natin yung white paper na. Okay? Yan. So, napakaganda, guys. Diba? And nandito, meron pack drops. Meron sa Discord. Introducing IX token. So, yan yung IX token natin. Grabe. Napakalupit ng IX token natin. Okay? So, yun, no? Kung wala ka pang account, register kung meron naman na login. So, nasa description yung link kung paano mag-register dito sa Planet IX. Okay? Since tayo ay nasa ano pa lang, hindi pa tayo nag-full launch. Imagine, hindi pa tayo full launch, pero almost 500,000 na yung players natin. Grabe, guys, no? So, yun yung napakalupit. Okay, so mag-login tayo dito. Ayan. Then, so ito, nakakonnect na agad yung ano ko, yung wallet ko, no? Then, kaka-launch pa lang ng marketplace natin, guys. Ayan, no? Napakalupit, no? Meron tayong 907 items. So, gagawa tayo ng another video para pag-usapan naman natin yung marketplace natin. Okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin, guys, is ang white paper ng Planet IX. So, dito, pupunta tayo sa basics, no? Pag-aaralan natin yung Planet IX. No, kasi maraming player hindi, or maraming gustong aralin, maraming gustong malaman si Planet IX. Okay? So, yun, punta tayo sa white paper. Okay? Dito, guys, sa gamebook.planetix.com. Ayan, makikita nyo po dito yung white paper natin. Okay? Dito, punta tayo dito sa white paper. Ito siya. Ayan, white paper. Dito, mababasa nyo yung abstract, okay, yung concept ng game. What is Planet IX? Introduction, why Planet IX? No? So, ayan. So, what is Planet IX? Planet IX is a massive online multiplayer strategy game that takes place on the titular planet. Planet IX acts as a metaverse and bridge between the digital and physical dimension. Okay? So, ito guys, kung hindi mo pa alam kung ano yung Planet IX, yung concept niya, panoorin mo yung first video natin. Ilalagay ko rin yung description sa baba na ano ang Planet IX. So yan, panoorin mo muna yon. After nitong video na to, panoorin mo siya. Okay? Ayan, punta tayo dito guys sa Planet IX land. Okay? So ito guys, merong iba't ibang land sa Planet IX, no? Merong legendary, rare, uncommon, common, and outlier. Okay? Yung legendary, yung pinakamaliit na picks. At ito rin yung pinaka-konti. Okay? Legendary, kasi ito yung mga capital city center. Meron lang siyang 307 meter square. Ganito lang siya kaliit. Ayan, ganito lang siya kaliit, no? Yung rare naman is 2,150 meter square. Dito. At
uncommon is 15,000, common is 105,000, at outlier is 737,000. Okay? So, ano-ano ba yung mga yan dito pag-uusapan natin? So, ito siya guys, no? Ang legendary is yung mga capital city center. Okay, ito yung mga nasa gitna talaga ng capital city, no? Konti lang siya. Siya yung pinaka-konting peaks. Ibig sabihin, kung konti lang siya, siya yung magiging pinakamahal na peaks, no? Or properties dito sa Planet IX. Okay? Or siya yung magiging in demand. Capital city, meron tayong 165. Okay? Total peaks. 165 million, 230 million, 500. Okay, so yan siya. Yung legendary is Capital City Center. Rare naman is Capital City at Metropolitan. Yung uncommon is Natural Reserve at Coastal Line. Common is Suburban at Countryside. Outlier is Arctic and Desert. Okay, so yun siya guys, no? Yun yung ating Planet IX Land. Okay? So, kung bumili ka ng pack dito sa pack drops dito, kung bumili ka dito, let's say dito, bumili ka dito, iba't iba yung mapupuntahan ng picks mo. Meron kang 10 times legendary, 20 times rare, 20 times uncommon, 20 times common, and 30 times outliers. Okay? So, ito yung region niya. Then, randomly mapupunta dyan yung mga picks na nabili mo dito sa pack na to. Okay? So, yan siya. Then, makikita mo naman yan dito sa inventory. Okay, dito yata yan. The game. Then, eto. Inventory. Yan. So, nandyan siya, no? Makikita mo dyan. Okay? Kapag guys, pag sinabing, halimbawa, pinuntahan mo yung picks mo, tapos nakita mo not minted, ibig sabihin, wala pa siya sa blockchain. Okay? Mini-mint pa siya. Ayun, picks is not minted. Hindi pa siya minted. Wala pa siya sa blockchain, no? Hindi pa siya NFT. Okay? Kasi sa 322 million lahat-lahat ng picks na kailangan i-generate or i-mint, no? As NFT. And 3 million pa lang as of now. December 3. Okay? So, yun siya. Balik tayo dito. Ating tiers. Or yung tiers and terrain sa Planet IX Lands. So, ayan siya guys. I hope malinaw sa inyo guys yung ating legendary, rare, uncommon, common, outlier. Tapos kung ano yung mga nasa, ano nun, nasa loob nung mga yon. Okay? Yung legendary is Capital City Center lang. Ibig sabihin, yung mga nasa gitna talaga ng city. Okay? Katulad ng nakita natin kanina, di ba? Dito sa inventory natin. Ito, Capital City Center. Nasa gitna talaga siya. Okay? Then, hanap tayo ng iba. Meron ditong uncommon natural reserve. Pwede nyo siyang puntahan dyan mismo. Diba? So, ganyan siya, guys. Ay, siguro ito, meron tong ano, meron tong river. Mukhang meron nga siyang river dito. Okay? Natural reserve. So, ganyan siya, guys. Okay? May desert din ako. Dito sa Australia. So, yun. Yun yung mga iba't ibang tiers and terrain. Na? Yung tiers is yung legendary, rare, uncommon, common, and outlier. Yung terrain is yung Capital City Center, Capital City, Metropolitan, Natural Reserve, Coastal Line, Suburban, Countryside, Arctic, at Desert. Okay. So, ang goal mo naman dito kay Planet IX is makapag-build ka ng territory. Ayan. Meron tayong iba't ibang territory. Merong area, merong sector, merong outlier, merong zone, merong domain. Okay? Area, sector, zone, domain. So, dito, makikita mo dyan, sa iba't ibang tier, okay? Merong iba't ibang
amount or dami ng pics na kailangan para maging area, sector, zone, at domain. For example, itong outlier, ito na lang, example natin yung outlier. Kailangan mo ng 10 magkakadikit na outlier, di ba? Para makuha mo yung 1 area. Yan, area. Okay? Para naman maging sector, kailangan mo ng 5 times na area. Ibig sabihin, 50 pics. Yan, kailangan mo ng 50 pics. Yan, then, kapag naman zone, kailangan mo ng 100. Bali, dodoblehin mo yung sector. No? Then, kapag naman domain, 200 naman siya. So, sa iba rin, ganon. Sa common, 20. Ayan, 100, 200, 400. Okay, ganon yung process niya. Okay? Ganyan siya, guys, no? Bakit kailangan mong magkaroon ng territory? Kasi pag meron kang territory, magkakaroon ka ng reward, no? Kumbaga, dividends from Planet IX. Okay? So, yun yung goal mo dito kay Planet IX. So, paano mo makukuha yung territory na yan? Halimbawa, paano mo ka magiging area? Doon sa marketplace, bibilhin mo yung mga katabi mong property. So, ganun yung kagandahan, no? Ibig sabihin, halimbawa, may nabili kang pix sa halagang 5 euro. Meron kang, let's say, 5 pix or 20 pix yan. At sa iba't ibang lugar siya napunta. Okay? Then, may gustong kumuha ng pics mo, dun mo siya pwedeng mabenta ng mas mahal. Kasi, pwede mong mabenta ng ano, depende sa gusto mo, no? Or sa iseset niya na bid dun sa marketplace. Okay? So, ganun siya kaganda, guys. Ibig sabihin, pwedeng yung pera mo, pwedeng mag times 10, times 100, depende talaga yan sa bibili. Okay? So, ganun siya, no? So, kagandahan dito, ang gagawin mo dyan, yung mga malalayong lugar ng pics mo, no? Halimbawa, meron kang magkakadikit, meron kang malalapit na pics, magkakalapit na siya. Yung mga nasa malalayo is ibebenta mo para magkaroon ka ng IXT token na pambili mo dun sa mga pics na malalapit sa'yo para mabuo mo yung isang territory. So, yun yung goal mo. Okay? Then, meron din dito, magkakaroon din ng DAO or Decentralized Autonomous Organization na kung saan pwede kang makipag-team up sa other players para makuha nyo yung goal na territory. Okay? Yan. So, we have Relics and Landmarks. Meron tayong 800 Landmarks Relics to be found in Planet IX. Yan. Merong iba't iba din na classification, no? Merong 5-star, 4-star, 2-star, and 1-star. NFT stakeholders schedule. Ayan. So, kagandahan dito guys sa landmarks is every time na meron, halimbawa, ikaw co-owner ka ng landmark. Ano yung mga landmark? Like yung mga landmark sa mundo, no? Like Burj Khalifa, nandyan yung Taj Mahal. Ayan, yung mga ganong landmarks, kapag co-owner ka nun, meron kang profit sharing. Saan? Every time kasi na may transaction sa paligid ng landmarks, no? Ibig sabihin, may nagba-buy and sell ng pics, no? Sa landmark, sa paligid ng landmarks, meron siyang profit sharing or meron siyang commission doon sa mga nagte-trading doon. Okay? Kasi meron niyang gas fee. Kapag magti-trade ka, maglilist ka pa nga lang sa marketplace, meron ng gas fee. Kapag bumili ka, merong gas fee. Pero maliit na amount lang naman ng gas fee. Okay? So, ganun siya guys, no? Ganun kaganda kapag ikaw co-owner ka ng landmarks. Relics and landmarks. Okay, so next is, ano ba yung babasahin natin? Game logic and rewards. Okay. Game incentives. Dito, ayan. So, dito guys, sa circular economy, based rewards. Yung mga rewards is nanggagaling doon sa mga fee. Sa gas fee, no? Na binabayad ng mga players. Diba? So, ganun kaganda yung naging concept.
Okay? So, punta naman tayo dito sa game story. Okay, merong game story yung Planet IX. Hindi lang siya basta trading. Meron din siyang game story. And, yung mga future na game mechanics is ilalabas pa yan. No? To be announced pa yan. Kapag, nag-okay na. Kasi ang daming ginagawa ngayon, di ba? Merong mga minting ng picks at marketplace. Ang daming inaasikaso. Hindi pa nga nakapag-full launch. Okay? So, paunti-unti siya. Okay? So, now, game story. The following section offers a short taste of thematic flavor that our story provides. Our central conceit lies with what? At first glance, appears to be a meditation on the horrors of human-induced global warming and eco-terrorism. So, meron siyang story. Sabi dito, the earth burns, we are at the point of no return. We have abused Mother Nature and she's pissed. Our pride has seen her suffering and our pride runs deep. Her anger runs deeper. Ayan. So, may story, no? Parang yung earth burns nga. No? We are at the point of no return. May player objective din. No? Since may story, merong player objectives. Our players are known in universe agents of change. So, tayo yung agents of change, mga players. Our final attempt to salvage the ravage of mankind using a combination of sustainable leadership and artificial intelligence has only made matters worse. Ayan. Using the Earth's Resurrection Project, we simulate, calculate, rejuvenate, and collect all the that we hold dear and the save and archive whatever we can. Ito sabi, culture, art, territory, science, nature, and memories, our memories of the beauty of our pale blue dot, success lies within the ninth planet, pray as we upload it into the blockchain. So, ang ganda ng story guys at ang ganda ng player objectives. Meron kang parang mission sa game. Okay? Nabanggit yung Earth Resurrection Project at kailangan mo daw save and archive whatever we can. Yung culture, art, territory, science, nature, and memories. Diba? Nakaka-excite pag nakaka-excite yung magiging objective. Okay. So, di lang yan. Meron pang game chapters. Okay. Planet IX game and story is told in chapters. Ibig sabihin, iba't ibang story siya per chapter. In every new chapter, a new collection of NFTs will be introduced as well as temporary new exclusive game mechanics and possibly mini games and Easter eggs. Okay? So, yan. Napakaganda ng ano. Pwede nyong basahin to guys. Gamebook.planetix.com. Yan, puntahan nyo lang. Punta na tayo dito sa allocation investing schedule. So, para malaman natin yung allocation ng IX token. Okay? So, pinutin nyo lang to guys. Dito kayo mapupunta. Yan. So, ang kagandahan dito guys, no, naka-allocate na yung distribution ng IX token. Okay? Kaya medyo masakit sa ulo, pero dito lang tayo magbe-base. Yan. Ang total supply ng IXT is 153,258,000. Ayan. So, yan yung total supply ng IXT. Okay? So, guys, ganito yung kagandahan, no? Kung ikukumpara mo siya kay Bitcoin, si Bitcoin is 18 million total supply. Okay, ngayon is 3 million pesos na ang Bitcoin. Okay? Sa 1 trillion market cap. Okay? Yun yung value niya. Okay? So, si Ethereum naman is 118 million total supply. No? Medyo hindi na malayo si IXT. Magkano si Ethereum? Nasa, hindi ako nagkakamali, 200,000 or 150. So, yun. Tapos, si BNB naman, nasa ngayon is 30,000 pesos si BNB ay ang ano niya, ang total supply niya is 166 million. So mas onti ang supply ni IX token. Ibig sabihin, possible na mas mataasan natin
yung value ni BNB. Okay, kapag naging pareho sila ng market cap. Okay, ganito kasi ang pagkuha ng value ng isang token. Ang kailangan mong gawin is market cap divided by the total supply. Doon mo makukuha yung value. So yun, tama ba? So yun, kung diyan nagkakamali, ganun siya. Market cap divided by the total supply. Okay? So now, naka-allocate itong mga token na to. Una is sa liquidity event, yung naganap na private sale. Yan, 15% of total circulating supply is binigay sa kanila, which is 24 million. Then, airdrop 1. Itong airdrop 1 is hinati sa dalawa. Okay? Airdrop 1 is 13%. Okay? Itong month 1, ito yung binigay nung November. Okay? And then, sa month 4, magkakaroon ulit ng another airdrop ng 10 million tokens. Okay, then merong airdrop number 2 na 6.52%. Kailan yan? Sa month 7, hinati siya sa 4. Month 7, month 10, at sa month 13, at sa month 16. Yan, airdrop. Daming airdrop, no? Then, staking rewards. Staking rewards is naka-allocate na din. Ayan, naka-allocate na siya. That is 15% of the total circulating supply. Okay, 24 million. Ano yung staking rewards? Okay, yung staking rewards is ilalock mo yung token mo, IX token, para magkaroon ka ng rewards na IX token din. Okay, ilalock mo siya. Magkakaroon ng ganon. Okay, then play to earn. Siyempre, may play to earn feature tayo. Naka-allocate na din yung ibibigay sa ating play to earn. Ayan, so maraming, ano, maraming naka-allocate. 17%. Okay, then investor and advisors at yung team. So ito guys, yung investor and advisor at yung team na 8% at 16% is naka-vesting ito for 4 na taon, 4 years naka-vesting siya. Ibig sabihin ng vesting, ilalock mo yung token mo. Naka-vesting. Bakit naka-vesting siya ng 4 years? Kasi gusto talaga ng developers at ng investors natin na yung alam mo yon, yung future ng laro. Tignan mo, 4 years nilang nilock yung token nila. Tapos meron pang ecosystem fund. Ganon kaganda yung vision ng ating team at ng developers dito sa Planet IX. Nilock nila ng 4 years yung token nila. Okay? Nag-vesting nila. Okay? So yan, meron tayong ecosystem fund. Siyempre, para sa economy ng game, merong nakalaan na parang susuporta. Diba? Ganun kaganda yung ating plan dito sa Planet IX. So, yun lang. At saan tayo? Dito naman tayo sa ating eto, environmental stewardship. So, dito guys, may mission din tayo sa Planet IX na yung mga sustainable projects dito sa mundo natin para matulungan natin yung Earth. No? Para actually, nagtatanim na ng puno. Almost 400 or 300 puno na yata yung naitanim. Okay, then sa mga makakapag-recommend ng mga sustainable projects, no, mabibigyan ng reward. Halimbawa, IXT. Okay, mabibigyan sila ng reward. Okay? So, ganun yung kagandahan, no? May project pa tayo para makatulong tayo sa Earth, di ba? Sa mundo natin. The Night Earth Foundation. Yun. So, sa roadmap naman, tayo sa last part. Early prototype. Ayan, Q4 2021. Prototype access to the PIX purchasing and trading marketplace release of IX token. So, ayan. Tapos na to. Ang aabangan natin sa Q1 2022 is launch of decentralized finance component like IX token staking. Ito nga yung staking na sinasabi ko. Ilalock mo IX token mo, then magkakaroon ka ng IX token reward. PIX staking at PIX lending solution. Ayan. I-stake mo rin yung PIX. Tapos pwede mo din siyang ipalend para magkaroon ka ng IXT, no? So, malalaman natin kung paano yan. Introducing gameplay activities that reward IX token quests and challenges, grants, and charity awards. Yan, introducing gameplay activities.
that reward IX token. Ito na yung play to earn, no? Ayan. Q2 2022 Planet IX DAO or decentralizing governance and voting. So ito na yung sasabi ko. Introducing territory DAOs, co-owning and merging territories for further development. Play to earn, challenges and battles. Impact to earn, through collaboration with several local grassroots organizations around the world, users are incentivized. Ayan, pag nga ikaw nakapag nakatulong ka sa ating sa mga local ano, local initiatives ng ating ano, basta nakapagbigay ka ng impact, no, pwede kang mag-earn. Ayan. Q3 2022 DeFi upgrades and personalization. Integrated staking model, fixed yield farming, introducing non-playing characters and avatars, in-game auctioning and NFT assets, NFT crafting, unlocking new features. Ayan. And developer SDK interface, SDK enabling mods for in-game development. Ibig sabihin ng SDK is software development kits. Ibig sabihin, pwede na lang ma-modify yung in-game. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng ating players, kung ano yung ma-recommend, suggestion, pwedeng gawin yan ng ating developer. Okay? Yan, sa mga gamer dyan, pwedeng-pwede. So, nakadepende sa atin. Kaya nga nagkaroon ng beta para ma-test yung ating game. Okay, so dito meron din tayong, meron tayo ditong picture. Ayan, so makita natin dito yung roadmap sa Q4 2021 at Q1 2021. Beta marketplace, ito na yung currently, then sa March is yung full launch ng marketplace. Landmark relics batch 1, batch 2. Ayan. And EXT minerals, ito yung hindi ko pa alam. At sabi na magkakaroon din ng another token. Ayan, so hindi natin alam. Play to earn. So play to earn is sa February. IX token generation, ito na yung ngayon, no? Yung nagkaroon ng airdrop. Decentralized exchange intro. So sa mga decentralized exchange, ayan, yung pwedeng ma-trade yung IX token. Exchange listing, ayan, sa listing sa mga exchange na, no? For example, Binance, ayan. IXT staking, February. Territory NFT staking, DAO. Referrals and affiliates, yan, maganda to. Pack drops, ito, pack drops October, natapos siya nung November, yung last drop, last beta drop, then magre-resume siya sa December 16, if I'm not mistaken, then raffle, so meron pa rin raffle. Raffle ng mga landmarks, okay? So, yun, no, guys, ganun kaganda yung ating game na Planet IX. Okay, kung gusto mong sumali sa Discord, pwede kang sumali sa Discord. Just join the link, okay, na nasa description or punta ka dito sa join our Discord. At meron na ding Telegram channel para sa mga walang, ano, hindi maka-access sa Discord. Meron na rin tayong Telegram channel na ilalagay ko rin yung description ay yung link sa description. Okay? So, nandito na rin siya. At yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video. Subscribe.